Yan, what's up pa rin sa inyo mga nagatukay pet? Nagdaro par sa ating lahat for rice video mga kalabatid. Is, ngayong araw, maglalagay na tayo ng mga nest bowl or pugaran ano sa ating mga breeder na sinalang mga kalabatid. Kaya kung gusto nyo samahan, let's go! Ito mga kalapatids na i-prepare na natin ano, yung mga pugaran na ating gagamitin sa ating pagbibreed. So sabi ko sa inyo, gamit natin dito plastic. Ayan, pero yung makapal naman na plastic, wala kasi mabilan dito ng yung banga mga kalapatids. Ano, maganda sana yun kasi kahit anong ilagay mo dun na magaan lang, na paitlugan, pwedeng-pwede. Unlike dito, kailangan mo talagang gumamit ng buhangin ano, sa paitlugan, sa ganun. Kapag tumapak yung mga kalapati natin, hindi siya tataob mga kalapatids. So baling gagawin natin, N11 yan. Kasi 11 yung pares natin dito. Tapos ito yung gaganto gagawin natin, sample. So yung ilalim nito, yung binistay ko na buhangin na ginagamit dito sa pagkoconstruction kasi bawal na nga manguha sa dagat. Tapos yung ibabaw, halos siguro mga kalahati yung buhangin. Tapos sa ibabaw, lalagyan natin siya ng kusot, which is yung ating binilad ng mga nakaraang araw mga kalapat. So yung lalagyan natin sa ibabaw. Ayan, kung gagayain nyo to, kung gagamit din kayo ng ganito, make sure na tuyong-tuyo yung kusot mga kalapatids ano. Ayan, maganda rin kasi ang susubukan natin. Ito yung magiging pugaran na ating mga kalapati. So ngayong araw, lalagyan na natin sila lahat isa-isa mga kalapati. Dahil nakikita ko na yung mga sign na mangingitlog or malapit na sila mangitlog. Kasi umuupo-upo na sila mga kalapati, ano? At the same time kasi 5 days talaga ako naglalagay ng pugaran after natin silang pagparesen mga kalapati. Small amount lang mga kalapatids yung ilalagay nyo muna. Ganyan. Ibabaw nyo sa buhangin na binistay mga kalapatids ano. Yan, make sure na matataktan din naman yung buhangin na sa ganun din nila kukutkutin. Pero possible kukutkutin kasi nila to mga kalapatids ano. Pag sa una yan. Yung ganyan yung magiging paitlugan natin. Diba? Maganda mga kalapatids yan. Nakapag-provide na tayo. Then after nyan syempre ilalagay na natin sa mga paitlugan nila mga kalapatids. O yan. Kung lalagay kayo niyan mga kalapatids, huwag niyo lang gaano idikit dito sa may pinakang sulok na ganyan. So mas maganda kung ito ay nakahang na ganyan, kung meron kayong pagpapatungan or yung kumakulungan ninyo is may lagayan talaga ng paitlugan. Pero dito sa atin ganyan nakalapag lang, pero huwag niyo ilalagay sa pinakang sulok. Sa ganun kapag umupo yung kalapati ninyo, yung buntot nila hindi tatama-tama sa gilid nito, which is masisira mga kalapatids ano. Yan, bigyan ko kayo ng tip ha. Ganyan niyo lang o bigyan niyo lang ng distance na alam niyo hindi sasayad yung mga buntot nila para hindi sila masira mga kalas, katulad nga yung gagwapo. Hagibis, baka naman, eh, no? Isang truck na tayo na bili kong patuka sa inyo. Swear, marimar na yan. So ito mga kalapats, ganyan lang. So kapag ka nangitlog na sila, re-repelan na lang natin ulit yan. Marami naman tayo pang repel. Or kapag madumi na, may mga dumi-dumi na nila, pwede nating palitan yan mga kalapatids. Ito mga kalapats, ano, kapag yan, nakita nyo ganyan, umuupo-upo na sila, malapit na yan mga kalapats, mangitlog. Kagaya nga nito, ayan, kinukot-kot nila yung ginilagay natin, ano? Kaya dapat sa pag naglagay kayo ng ganito, kunti lang muna. Sa ganun hindi rin masayang mga kalapatids ano. Ayan o, ganyan gagawin nila. Siyempre parang gagawa yan sila ng pugad. Kasi ganun naman talaga yung ginagawa nila kahit nasa labas lang sila mga kalapatids ano. Nag-iipon-ipon sila ng mga ano. Yung iba naman, naglalagay sila ng mga ano dito mga kalapatids. Yung mga ganito, yung mga, ayan. Yung mga sanga-sanga maliliit tapos paghahakot-hakotin nila. Pero tayo nga, ayan tayo nila nag-provide. Nasa ganun hindi na ma-stress yung ating kalapati. Dadagdagan na lang natin yan kapag maitlog na. Ayan, nakita nyo sila halos lahat. Nakaupo na. Makikita natin halos lahat sila mga kalapatids. Ano, ganyan yung gagawin kapag naglagay kayo ng paitlogan. Lalo na kung yung kalapati nyo is malapit ng mangitlog. Kagaya nga nito mga kalapati natin dito. Ayan, oh. O, diba? Halos lahat sila nag-iipon na ng mga papugaran nila. Ano, kaya inaayos na nila yun mga kalapatids. Ayan, oh.
Halos lahat yan, ganyan yung gagawin nila, oh. Oh, yung iba naman, yung kak, ang gagawin dyan, parang naniligaw yan. Siya una upo, tapos aakitin yung kanyang asawa, mga kalapatis, ano? Ganyan, oh. Diba? Halos lahat sila, nandyan na sa pugaran, oh. Kalalagay pa lang natin yan, diba? Ganda talaga na itong buster na to, mga kalapatis, oh. Sana maraming karangalan ibigay sa atin, ano? Gwapo. Kita nyo, ganyan yung ginagawa, mga kalapatis, ng mga kalapati nating kak. Kapag inaakit nila, ano, sa pugaran or itlugan nila yung kanilang mga kapares, eh, no? Para sila nanliligaw, ano? Patutunugin nila yung kanilang boses na parang What? What the fuck? Tapos kakampay-kampay nila kanilang mga pakpak. Ganyan sila, mga kalapatids, ano? Eh, ikong naman, mga kalapatids, syempre, sasabay na rin natin. Lagyan mo ng dalawa. Sasabay na rin natin, lagyan ng paitlugan. Nasa ganun, sabay-sabay sila halos mangitlog. Wala ba tong paano, si Roaming, yung design? Design ng pangulam. Wala nang design yan. Tapos lagyan mo bugoy ng isang takot mo lang. Hindi, kunti lang muna yan. Biglang dumating ano. Hindi ah! Isang gantol. Yan! Kisama mo yung bugoy. Kaya mga kalapas, biglang dumating si DJ saka si bugoy. Ayan, tinatanong nila yung laban ng street fight nila. Kunti lang muna. Kasi kakalat-kuting pa ng kalapat yan. Ayan, ganyan lang. Kuha na kami ng tinidor. Para hindi masayang ano. Yun, lagyan mo rin. Yan, kunti lang din. Yan. Ayan, mga kalapatid. Shout out kay Bugoy! Saka kay DJ, mga kalapatid. Ano? Bukas yung laban na sa'yo, ano? Wala ka ngayon, hindi kasi natuloy ngayon, ano? Dalagang Pilipina, yeah! Isang dalagang Pilipina, yeah! Mga kalapatid siya, lalagay na rin namin. Sabi ko nga sa inyo kahapon, ngayon yung nakatakdang araw dahil kwenta ka doon ni Ikong kung kailan lalagyan, mga kalapatid, ng paitlugan. Sama pa siya ng mga assistant niya, talaga naman, no? Kaya tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng kalapati ni Ikong. Matutuwa ba o hindi? Kapag nilagyan na ng paitlugan, huwag masyadong idikit. Gawin mo lang dito para hindi masira yung buntot nila. Ayan, mga kalapatids. Isa pa. Siyempre, itong isa lalagyan din, mga kalapatids. Hindi pwedeng walang paitlugan itong mga to kasi talagang yung ilalabas niyan, panlaro ni Ikong, mga kalapatids. Ano sa patakbuhan yung laban, mga kalapatids, hindi liparan. At siyempre, as usual, mga kalapatids, ganyan din yung gagawin ng kalapati na nandito. After na nakitin ng kak, mga kalapatids, yung hen naman ang papalit dyan. Ganyan lang trabaho nung mga kalapating kak, ano? Magyabang na magyabang at manligaw ng manligaw. At dito rin sa kabila, ayan, syempre, ganyan din yung gagawin, mga kalapats, ano? Ganda talaga na itong off-color na ito. Sana ganyan yung kalabasan. Pero as na dapat itim, pula yung magiging kalabasan para chocolate siya, mga kalapats, ano? White and red ang kalabasan sana. Sa ganon, meron kaming entry, lalo si Ikong sa off-color category, mga kalapatids. At ito yung reserva natin, mga kalapats, ano? Lalong-lalo na itong kusot. Napakadami nating inipon na ito na sa ganon. Kapag tapos ng breeding nila, hindi tayo mauubusan, mga kalapatids. Kasi mahabang breeding yan. First class, second class. Ngayon, magte-third class tayo, mga kalapatids, para sa mga pinangakuan natin ng kalapate. Lalong-lalo na yung mga linyada natin dito. Ipapamood-mood natin yan lahat, mga kalapatids. Ano? Kukuha lang ako ng panlaro ko. So, ito, hingi si Bugoy kasi lalagyan daw nila yung kanilang kama, yung kutsun na nila, mga kalapatids. Ha? Sabi mo kanina? Ayan, mga kalapatids. Sige, punuin mo na punuin, Bugoy. Sige! Tapos iganyan mo yung damit mo, lagyan mo rin. Ikagat mo dyan sa ngipin mo, ni? Nung nagnanakaw kami dati ng citrus, ganun yung ginagawa lang. Pai, sanay! Ikagano namin yung damit mo, o tapos kakagatin namin. Takbo-takbo ka na. Pag ginabol ka ng itak ng mayari, inka, sika. Sige, punin mo. Pakinaan. Igilo mo na. Igilo mo na at isang daan ng isang kilo dyan, Bugoy. Oh, kulang pa, dagdagan mo ba? Bisa mo. Talihan mo. Ayan, tapos pampahid mo, Bugoy. Wala kaming pampahid sa'yo. Isang daan ng isang kilo dyan, Bugoy, ha? Bumili ako ng timbangan para itimbang yan. Wala ka na. Gusto ba? Wala ka na. Isang daan yan, Bugoy. Kadami na, oh. Tuwala na natin si Bugoy. Bilis! Abagal, ah. Paspas! Haluan na natin ang buhangin. Hindi na. Para bumigat. Ayan. Isang kilo na. Lagpas. Ayan, sakto mga kalapatids. Ano? Isandaan, Bugoy. Isandaan na bayad niyan. Mga kalapatids, ilalagay daw niya sa kanyang mga breeder din doon, mga kalapatids. Huwag mo sasayangin, huwag mo ilalagay sa ulanan. Kasi sa akin, binilad ko ng 100,000,000 taon niyan. Para matuyo. So ayan mga kalapatids, ganyan lang po yung paglalagay natin ng paitlugan. So depende na lang sa inyo kung anong klaseng paitlugan yung gagamitin nyo. Pwedeng-pwede naman mga kalapatids, pwedeng tela, pwedeng dyaryo, pwedeng buhangin, pwedeng kusot. Pwede rin yung damit niyo yung nanay ninyo, tagpitagpitin nyo na lang mga kalapatids. Pwede rin yung helmet. Yun, pwede, lahat yan pwede mga kalapatids. Basta magiging maayos yung itlugan ng kalapati ninyo at make sure na hindi mababasa mga kalapatids, ano? Ito yung leader line natin in breed mga kalapatids, ano?
Yan, sa mga magiging lalabas niyan, abang-abang lang mga kalapatid, nabibigyan ko kayo niyan. Siya mga kalapatid, so once na nagpares na tayo ng kalapati, start na rin ng pagbibigay ulit natin ng multivitamins sa kanila plus calcium lactate. So nakakatulong yan mga kalapatid upang maging maganda rin ano. Suporta lang yun para sa kanila mga lalabas na itlog at inakay mga kalapatid. Lalong-lalo na po yung calcium lactate. So pandagdag yun ng calcium sa mga itlog nila mga kalapatid. So, hanggang di pa nangingitlog yung kalapati natin, nagbibigay po tayo nun every other day or 3 times a week mga kalapatid. Susuporta lang yun. Pero hindi ibig sabihin kapag nagbigay tayo ng calcium saka multi, sobrang ganda na yung ating mga ilalabas na inakay. Depende pa rin po yan sa breeder na gagamitin nyo kung healthy ba or hindi mga kalapatids. Mga suporta lang yun. Pero kung healthy na yung kalapati ninyo, electrolytes lang, saka yung malinis na patoka, ayos na yun mga kalapatid. So yun muna para sa yung araw mga kalapatids. Ano, naway meron kayo natutunan kahit napaka-basic man lamang yan mga kalapatids. Ano, pag-aalaga ng kalapati. Pero sabi ko nga sa inyo, araw-araw do-document natin yan mga yan mga kalapatids sa mga makabibigay tayo ng saya, hindi lang saya, ng tips din sa mga kagaya nating mga newbie rin mga kalapatids. Ano? Maraming salamat po sa pagsama sa video natin today. Makalimutan kang mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe channel natin, Homie Pigeon TV. Hit mo rin bell button para update sa mga video natin everyday para everyday. Okay. Hina, para everyday. Okay. Yo, maraming salamat po nanonood. Salamat din kay Labugoy sa DJ Pumasyal naman dito mga kalapatids. Ano? Lalo tayo na yung ganyan mag-alaga kapag gantong may mga bata na na-inspired sa atin mga kalapatids. Maraming salamat po nanonood. Happy flying and ingat mga kalapatids.